UP or Optin lavalier microphone. So, lapel mic for short, in short. Lapel clip. Nakiklip siya sa damit or kung saan man. And of course, meron siyang foam. Set siya ng negative 20 decibels. So, tignan nyo lang yung difference ng microphone. Hey guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, tayo ay magre-review. So na-miss ko mag-review ng mga gadgets natin, no? And for today, ang i-review natin is yung UP or Optin lavalier microphone. So, lapel mic for sure. In short, pinadala sa atin to ni Plexstone. So, thank you so much, Plexstone. Magkakaroon tayo ng test recordings on this video and kayo mag-judge. Tignan na lang rin natin yung assessment ko on this microphone. So, without further ado, just keep on watching this video. Okay, so itong lapel mic na ito is actually pwedeng-pwede siya hindi lang sa DSLR cameras or sa mga cameras, pwedeng-pwede siya sa mobile phone or smartphones. And pwedeng-pwede rin to sa mga PC. Ayan. So ang condenser microphone na to is omnidirectional. So maglalagay ako ng chart dito kung ano yung mga nasasakop niya or yung nakukuha niyang sound kapag tinutok sa kanyang camera, ay yung microphone, kapag tinutok sa kanyang microphone, ano lang yung nakukuha niya na sound. Merong high quality condenser, of course. Ideal siya for video use, lalo sa mga nagva-vlog or magre-recording ng mga kanyang mga film, ganyan. Meron siyang low handling noise, so nagka-cancel siya ng noise sa paligid. Of course, yan yung pinaka-important. And of course, meron siyang lapel clip. Nakiklip siya sa damit or kung saan man. And of course, meron siyang foam. Actually, ito ay battery operated. Kasama rin naman yung battery niya. Ito yung battery niya. So, pabilog lang siya yung parang usual na ginagamit sa mga watch. Ganyan. So, may kasama rin naman siya na battery dito sa loob. And of course, dito sa loob meron na rin kasama na pouch kung saan ilalagay yung microphone for storage, of course. Mic, of course, yung microphone. So, yung microphone is actually wired siya, hindi siya wireless. Ang maganda dito is mahaba naman yung kanya wire. So, hindi kayo mag-aalala kung bitin ba or what. So, ang haba ng wire niya. So, more than 2 meters yung wire niya. So, wala nakalagay dito kung ilan yung meters ng wire niya. Pero mahaba talaga siya, as in, so papakita ko na lang rin, naka-roll siya, sobrang haba niya. And dun sa controller, na-a-adjust mo kung ilan lang yung noise, or kung gusto mo nakakancel talaga, or hindi nakakancel yung noise, so nandito rin yon sa kanyang controller. So itong microphone na to, nakakonnect siya sa smartphone, camcorders, DSLR, audio recorder sa PC, etc. Basta merong parang auxiliary na saksakan, kasi diba, mostly ngayon na mga cellphone, wala na yung auxiliary. Pero kapag meron siyang ganon, pwede naman. So, hindi ko pa siya natatry dun sa parang connector. Yung parang sa iPhone, yung naka-convert. Hindi ko pa siya natatry dun kasi wala akong ganon. So, itatry na lang rin natin siya for this video sa ating camera. So, ngayon, hindi siya naka-connect. Meron akong separate recording for that. Yung may noise talaga, may banda. So, kinonek ko lang siya dito sa ating camera. So, ito lang yung test recording natin for this video. Okay, so, microphone testing tayo. Actually, hindi ko pa gamit yung microphone on this clip. Clip? Yan, hindi ko pa gamit yung microphone on this clip. So, i-compare nyo na lang, may naririnig yung background noise on this one. Compare nyo na lang dun sa next clip. Okay, so, ito na yung mic test ko. With the microphone, wala yung foam. So, hindi ko kinabit yung foam. Ito siya. So, tignan nyo na lang yung difference kung ano yung, kung maganda ba yung quality or hindi. So, kinlip ko na lang siya dito. Hindi ko na lang pinasok sa damit ko. So, pwede na ipasok para hindi visible yung wires. So, ilalagay ko naman yung foam para makita nyo yung difference. Yan. So, nilagay ko na yung foam ng microphone. And tignan nyo na lang kung nafe-filter yung noise. Kasi naka-set siya ng negative 20 decibels. So, tignan nyo na lang yung difference ng microphone. So, ito naman is wala yung noise cancellation. So, 0 decibels siya nakalagay dito sa
controller. So, tignan nyo lang yung difference ng walang noise cancellation and yung kanina na meron. Yun yung mga test recordings natin. And kung makakompare ninyo, of course, rinig na rinig yung background noise dun sa ating first video, no? Wala talaga completely na microphone. Compared dun sa naka-microphone na tayo, of course, mas naririnig nyo ako, mas na-filter yung noise, and mas maganda yung pagkuha ng boses ko. So, of course, lahat naman ng mga microphone ay yung goal, diba? So, ang maganda dito is kahit na affordable siya ng microphone for its price talaga and quality, yan ang masasabi ko, very worth it sa akin itong microphone na to. Pero kung meron akong babaguhin with this microphone, eh siguro gusto ko ng wireless na malaga nito kasi para naman para convenient. Ayan, sa pag-shoot ganyan, wireless. Although, mas maganda talaga yung wired para makuha agad, wala ng configuration, mga ganyan-ganyan, ng mga signal. So, okay na rin sa akin ito for its price. Ayan, so, ang presyo nito is nasa 1,000 plus. Ilalagay ko na lang dito yung screenshot ng Shopee page niya. Ililink ko na lang rin sa description down below ang product na ito. And of course, kung gusto nyo kumuha rin kayo, itry nyo na rin ang lapel mic na to. Dahil very, very worth it. Ang ganda ng kuha ng audio niya. And of course, para sa akin, gagamitin ko to for sure. Lalong-lalo na siguro kapag mga ganitong video sa mga susunod ko na mga videos dito sa YouTube. Ayan, so thank you so much guys for watching today's video. Sana nag-enjoy kayo. And I hope you can get this one too. And of course, i-check out nyo na yan, link on the description down below. Thank you so much and see you on my next videos kasi nakatapos na tayo sa Boracay vlogs natin. And of course, don't forget to subscribe to my channel to be part of the hashtag #KinderDinFam. Of course, click on the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload. And don't forget to follow me on my social media account. So thank you so much and lagi ko na sinasabi, don't forget to be a blessing to other people. Bye! God bless!